Kabanata 1611, Dexter Cruz. Mabuti pang huwag ka na lang magpakatanga. Kung maglakas loob kang saktan kami ngayon, tiyak na lilipulin ka namin at ang lahat ng tauhan mo. Umisi si Jaime. Dexter fumed. Huwag mo na akong ulitin. Kunin ang iyong mga armas. Ang mga ulo ng iba pang tatlong sekta ay nagpalitan ng tingin at kinuha ang kanilang mga armas ayon sa pagkakasunod. Sa nakikitang determinasyon ni Dexter, alam nilang walang paraan para baluktutin ang sitwasyon. Magkakaroon ng buhay at kamatayang labanan sa gitna nila. Sa sumunod na sandali, sabay-sabay nilang sinisingil si Dexter. Sa kabilang banda, itinaas din ni Dexter ang Dragon King Sword at binitawan ito bigla. Kimala, hindi nalaglag ang espada sa lupa gaya ng inaasahan. Sa halip ay naanggat ito ng mabigat na enerhiya ni Dexter. Tila kinokontrol niya ang paggalaw nito gamit ang kanyang lakas. Sa isang iglap, ang mga ulo ng iba pang tatlong sekta ay natakpan ng walang kapantay na enerhiya ni Dexter. Kaya, ang Dragon King Sword ay ganap na kontrolado ni Dexter sa loob ng saklaw ng kanyang walang kapantay na enerhiya. Kasunod nito, naniningil ito sa ulo ng tatlong sekta ng baliw sa supersonic na bilis. Hindi na kailangang sabihin. Ang lakas ng pagsabog ng Dragon King Sword sa supersonic na bilis ay hindi mailarawan. Ang mga pinuno ng tatlong sekta ay hindi nakaiwas sa napakabilis na paggalaw. Hindi nagtagal, nilaslas nito ang kanilang mga katawan, na nagresulta sa hindi mabilang na mga sugat, at ilang beses na halos winakasan ang kanilang buhay. Ganun pa man, hindi agad ginawa ni Dexter. Gusto niyang pahirapan sila ng paunti-unti. Nataranta ang tatlong ulo, bumubuhos ang malamig na pawis sa bawat butas ng kanilang katawan habang sila ay humihiyaw sa sakit. Hindi pa sila nakatagpo ng sinumang may ganoong sukdulang lakas. Bukod sa pagpapakawala ng walang katapusang daloy ng enerhiya na patuloy na bumabalot sa kanila. Maaaring nasa ilalim pa niya ang Dragon King Sword ni Dexter. Ang sukdulang kakayahan ng Great Marshal ay lampas sa kanilang imahinasyon. Halos hindi na makatayo si Jaime. Binitukan niya ang advanced team. Bakit hindi ka gumagalaw? Sige na tapusin mo na siya. Sabay-sabay na sumuko ang team sa hostage at kinasuhan si Dexter. Samantala, si Soul Wolf at ang iba pa ay napagod at halos hindi makapaghintay na hampasin sila. Kaya naman, iniling niya ang pahintulot ni Dexter na sumali sa Killer Wolf at Tyler. Dexter, Soul Wolf. Ang General North, humihingi ng pahintulot na makipaglaban sa mga kalaban. Killer Wolf, ang General Cosmopolis, na humihingi ng pahintulot na makipaglaban sa mga kalaban. Tyler Collins, pinuno ng SEAL Mercenary Team, humihingi ng pahintulot na makipaglaban sa mga kalaban. Sumagot si Dexter ng may pagsang-ayon. Nabigyan ng pahintulot, walang pag-aalinlangan. Si Soul Wolf at ang iba pa ay nagsimulang makipaglaban sa advanced team. Lahat sila ay mga Archdukes class warriors na may mabigat na husay sa pakikipaglaban. Sa ngayon, mayroong 90 king class warriors at higit sa 800 Archdukes class warriors sa advanced team. Kahit na ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi maihahambing sa Soul Wolf at sa iba pa. Napakarami sa kanila, pinalibutan nila ang Soul Wolf at ang iba pa. Inahampas sila mula sa iba't ibang anggulo, na inilagay sila sa isang masikip na lugar. Gayunpaman, ang Soul Wolf at ang iba pa ay nabulag lahat sa kumukulong galit na umusbong mula sa loob nila. Ang mga welga ng advanced team ay nagpagulong-gulo sa kanila, na naging sanhi ng kanilang pag-atake ng higit sa pagkabaliw, na hindi napapansin ang kahalagahan ng pagtatanggol sa kanilang sarili. Sa loob lamang ng 5 minuto, nabasa na sila ng dugo at nagtamo ng mga sugat sa buong katawan. Gayunpaman, nagawa nilang tapusin ang 20 king class warriors at hindi mabilang na archduke class warriors. Nakangiting humahanga si Dexter kay Soul Wolf at sa napakagandang tagumpay ng iba. Hindi sumagi sa isip niya na magpapakita sila ng gayong sukdulang galing sa pakikipaglaban. Ang 5 sa kanila ay kayang tapusin ang 20 king class warriors at hindi mabilang na archduke class warriors sa loob lamang ng 5 minuto.
Sumunod, nanginginig ang kanyang katawan at nagpakawala ng mas malakas na alo ng enerhiya patungo sa advance team. Sa isang split second, napigilan ng lakas ni Dexter ang husay ng advance team at ibinaba sa mas mababang level. Sa makatuwid, ang mga mandirigma ng King Class ay maaari lamang magmula sa kapangyarihan ng mga mandirigma ng Archduke's Class. Tulad ng para sa mga mandirigma ng Archduke Class, maaari lamang nilang ilabas ang husay ng Grandmaster. Sa hindi kapani-pani walang enerhiya ni Dexter, ang Soul Wolf at ang kahusayan sa pakikipaglaban ng iba ay malamang na na-upgrade ng husto. Kaya, walang takot silang nakipaglaban sa kanilang mga kalaban. Hindi nagtagal, isa-isang bumagsak ang mga miyembro ng advance team. Ang buong koponan at ang mga pinuno ng tatlong sekta ay isang bundle ng nerbiyos ng si Dexter ay patuloy na nagpakawala ng isa pang malakas na halo ng enerhiya na kasing laki ng karagatan. Inilabas niya ang Invincible Wave Energy na sumisimbolo sa hindi kapani-pani walang lakas ng Ultimate Class. Ibig sabihin nasa Ultimate Class siya. Dummy! Paano masasabi ng isang Ultimate Class Warrior na nawasak ang kanyang puwersa sa buhay? M. Kasuklam-suklam na tao. Kabanata 16-12. Pinag-isipan nila kung paano naging mabigat na Ultimate Class Warrior si Dexter dahil hindi naman siya galing sa anumang kilalang martial arts family. Magandang mabait. Siya ay itinuturing na great martial sa murang edad. Walang alinlangan. Magkakaroon siya ng hindi kapani-pani walang magandang kinabukasan. Ang kahangahangang husay sa pakikipaglaban ng apat na Ultimate Class Elders ay hindi maikakailang nakakabighani sa kanilang panahon. Ganun pa man, parang wala lang sa tabi ni Dexter. Nasasaktan lang si Jaime na tiyak na tatapusin nila siya kapag nagpatuloy siya sa pag-atake laban sa kanila. Oh, aking Diyos! Kailangan kong humingi ng tulong sa mga matatanda bago pa maging huli ang lahat. Makalipas ang ilang segundo, bumulwak ang dugo sa bibig niya habang hinahampas ang dibdib niya para ma-upgrade ang kanyang husay ng malakas. Bahagya niyang binawasan ang kanyang puwersa sa buhay. Sa isang iglap, ang kanyang husay ay na-upgrade ng malaki. Iniipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Tumakas siya palayo sa rehiyon ng Invincible Wave Energy at sumigaw. Ang aming apat na makapangyarihang matatanda. Mangyaring iligtas kami kaagad. Ha! Isang malalim na buntong hininga ang umalangaw-ngaw mula sa malayong langit, na sinundan ng mapanirang Invincible Wave Energy. Ang banggaan ng Invincible Wave Energy out of nowhere at ang kay Dexter ay nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Ang nakamamatay na pagsabog ay nagdulot ng kalituhan sa mundo na parabang dumating na ang katapusan ng mundo. Makalipas ang ilang segundo, ang kanilang Invincible Wave Energy ay nawala. Muling bumalik sa sariling katawan ang Invincible Wave Energy ni Dexter. Sa kabilang banda, ang hindi kilalang Invincible Wave Energy ay naglaho sa manipis na hangin ng kamangha-mangha. Nakangiti ang mga labi ni Dexter habang nakatingin sa malayo. Ah, sa wakas ay nagpakita na ang mabigat na Ultimate Class Warriors. Pastahan ako na ito ang pinakamalakas na trump card ng Four Hidden Sects. Sige, kukunin ko ang gininto ang pagkakataon para lipulin sila at lipulin ang apat na nakatagong sekta. Ipakita mo agad ang mukha mo kung hindi ka duwag. Sambit ni Dexter, ang mga ulo ng tatlong sekta ay naging pulang-pula na galit. Di man ito, ang bastos na tao. Anong lakas ng loob niyang hiyain ang mga kagalang-galang na matatanda? Siya ay bumaril sa kanyang sariling mga paa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawa ng malakas ang matanda sa pangungutya ni Dexter. Sa sumunod na segundo, may lumitaw na figure at lumapag mga 10 metro ang layo sa harapan niya. Ito pala ay isang matanda na may puting buhok na may puting balbas sa tradisyonal na kasuotan. He was exuding a unique vibe of dignity like a deity, scrutinizing Dexter admiringly with gentleness written all over his face. Sinaman siya ng tingin ni Dexter. Sino ka? Hindi pa kita nakikita dati. Umiti ng mapait ang matanda. Ako ang matanda sa pamilyang Carter. At ipinanganak ako noong unang bahagi ng 20th century. When I shot to fame. Hindi pa nga pinanganak ang tatay mo. Sa oras na ako ay nagretiro, kaya ko na nagsimula siyang mag-aral kung paano maglakad. Kaya,
Hindi nakakagulat na hindi mo ako nakita noon. Nakangiting tinitigan siya ni Dexter. Talagang kakaiba kang matandang bugger. By the way, may sasabihin ka pa ba? Kung hindi, huwag mag-aksaya ng anumang oras at simulan ang pakikipaglaban kaagad. Ang matanda sa pamilyang Carter ay saglit na natigilan bago siya tumugon ng may pagbibitiw. Kabataang kaibigan, walang alinlangan na ikaw ay isang prangka na tao. Pero sandali, hayaan mong ipakilala kita sa ilang kaibigan ko. Sumunod. Sumigaw siya. Hoy! Oras na para magpakita. Ang sumunod na segundo. Tatlong matatanda ang lumitaw mula sa kanluran. Kilaga. At timog ng Dexter. Na nakapaligid sa kanya. Bukod doon, nagbihis sila tulad ng elder ng pamilyang Carter at nagbibigay din sila ng ethereal vibes na parang mga Diyos. Malamang, sila ang mga elder ng iba pang tatlong hidden sects. Ni Katie Ting na poot ay hindi mababaka sa kanilang mukha. Sa katunayan, kanya-kanyang pinuri si Dexter. Talagang hindi ka panipaniwala na maaari kang lumabas bilang isang ultimate class warrior ng walang gabay mula sa sinuman sa amin mula sa four hidden sects. Batang kaibigan, mayroon ka talagang kahanga-hangang talino. Hanga talaga ako sa talent mo. Kabataang kaibigan, lumuhod ka at maging aming alagad. Sa oras na iyon, hindi lamang namin kayo ituturo sa iyo ang husay ng ultimate class kundi ibibigay din sa iyo ang apat na nakatagong sekta bilang sukdulang tanda ng aming sinseridad. Oo, huwag mong hayaang mawala ang pagkakataong ito. Sigaw ng isa sa mga matatanda. Kabanata 16:13. Ang mga ulo ng iba pang tatlong hidden sects ay kumaibat sa kanilang mga labi. Hindi nila napigil ang magtaka kung gaano katalino si Dexter hanggang sa hiniling ng lahat ng apat na matatanda sa kanya na maging kanilang disipulo sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng apat na nakatagong sekta bilang regalo. Magkagayunman, si Dexter ay nagsuot ng labis na paghamak. Paumanhin. Ngunit hindi ka kwalipikadong maging Panginoon ko. Paano kung lahat kayong apat ay lumuhod at maging mga alagad ko? Sa pamamagitan nito, hindi ko hahayaang mamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan ngayon. Natawa si Soul Wolf at nanunuya. Bilisan mo. Lumuhod at yumukaw sa kanya. Bilang senior mo, aalagaan ko kayong lahat. Napabuntong hininga ang apat na matatanda sa pagkabigo. Walang duda. Napakasarap maging bata at may kakayahan. Ngunit ang mga bagay ay maaaring magbaliktad kung ang isa ay sobrang kumpiyansa. Kabataang kaibigan. Sayang naman at ayaw mong maging alagad namin. Wala akong choice kundi lipulin ka. Oo, wala kaming pagpipilian o ikaw ay magiging banta sa amin. Kabataang kaibigan, walang alinlangang ipinanganak kang mapanghamon at malakas ang loob. Kung ganoon ang kaso, walang saysay na guluhin ka namin. Kailangan nating tapusin kaagad ang buhay mo. Tumayo si Dexter at matalim silang tinitigan. Halika. Buksan mo ang aking mga mata gamit ang iyong katapangan. Sabay-sabay na lumipat ng limang hakbang paatras ang apat na matatanda. Kabataang kaibigan, isang karangalan na ipakita sa iyo ang mga lubid. Inilabas ni Soul Wolf ang kanyang galit sa isang iglap. Di man i, ni hindi ka pa lumuhod at yumuko para maging mga alagad ni Dexter. Gayunpaman, inaasahan mong ipapakita niya sa iyo ang mga lubid. May nararamdaman ka bang kahihiyan? Ha, pinandilatan siya ng apat na matanda gamit ang mga nanlilisik nilang mga mata. Si Great Marshall ay miyembro ng Ultimate Class na tulad namin. Kaya lang namin itong tiisin. How dare this guy provoke us then? Gusto nilang turuan ng leksyon ang Soul Wolf. Ngunit isang mabilis na isip na si Dexter ang gumawa ng unang hakbang bago sila makapagpasimula ng strike. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Pinakawalan niya ang invincible wave energy ng sabay-sabay. Umungol at inaatake sila ng baliw. Palibhas ay nabigla sa biglang bug zone ng enerhiya ni Dexter. Lumipat ang mga matatanda upang ilabas ang kanilang invincible wave energy upang labanan siya. Huli, ang napakalaking banggaan ng kanilang invincible wave energy ay nagresulta sa panibagong pag-ikot ng lindol na turbulence. Isang bug zone ng malakas na hangin ang umikot at ang langit ay nagdilim habang ang mga ulap ay nagbabadya.
Ang lahat ay bumuho sa malamig na pawis at nanginginig ng hindi mapigilan. Habang ang parehong partido ay nakikibahagi sa isang marahas na pagharap, walang sino man ang handang sumuko. Halos kalahating taon na ang nakalipas. Kakaunti lang ang king-class warriors sa mundo. Sa makatuwid, ito talaga ang kauna-unahang labanan sa ilang ultimate class warrior ng sabay-sabay. Halos hindi maipikit ng lahat ang kanilang mga mata na nakadikit sa larangan ng digmaan upang hindi nila makaligtaan ang anumang kapanabik na sandali. Ang mga pinuno ng iba pang tatlong sekta ay nasa mataas na espiritu. Boy up ng may kumpiyansa. Ang apat na elder ng four hidden sects ay naging ultimate class warrior kahit isang daang taon na ang nakalipas. Kaya, nakumbinsi sila na si Dexter, na baguhan lamang sa ultimate class, ay madaling matatalo ng kanilang apat na matatanda. Pagkatapos ng lahat, ang apat na matatanda ng ultimate class ay nagsasama-sama sa sandaling ito. Paf! Tiyak na magtatapos si Dexter Cruz ngayon. Sa kabilang banda, ang Soul Wolf, Killer Wolf, Tyler, at ang iba pa ay nag-aalala dahil hindi kayang talunin ni Dexter ang apat na matatanda. Si Soul Wolf ay lihim na lumipat sa likod ng matanda ng pamilya Carter upang bulagin siya. Na nag-iisip na bigyan ng kamay si Dexter. Kailanman ay hindi niya napagtanto na ang matanda ay nakaramdam ng isang bagay na mali at nagpakawala ng isang alo ng enerhiya patungo sa kanya. Kasunod nito, ang Soul Wolf ay pinalayas ng walang kapantay na enerhiya at bumagsak sa basag na dingding. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Sa kabutihang palad, siya ay isang matigas na martial arts warrior sa mga tuntunin ng lakas. Kaya, ang kanyang buhay ay hindi naligay sa panganib kahit na pagkatapos na magtamo ng naturang panloob na pinsala. Kung siya ay isang karaniwang king class warrior, maaaring napunit siya ng walang kapantay na enerhiya ng elder. Ang mga mandirigmang king class ay hindi dapat makialam sa labanan sa pagitan ng mga ultimate class warrior. Hindi man lang sila kwalipikadong maging mga kanyen. Mabilis na sumigaw si Dexter Cruz. Walang ibang dapat makisali sa ating laban. Huwag mong kalimutan na ikaw ang may pananagutan sa pagtatanggol sa tirahan ng Pangulo. Kaya, ang Killer Wolf, Justice Warrior, at ang iba pa ay naliwanagan at nanindigan sa kanilang mga aksyon. 5 minuto matapos ang magkabilang panig ay nasa tensyonado na pagkapatas. Ang apat na matatanda ay nagsimulang manggulo muli kay Dexter. Young friend, aaminin kong minamaliit kita, dahil nagagawa mo kaming labanan sa loob ng 5 minuto. Ito ay nagpapahiwatig na ang iyong kahusayan ay nasa mas mataas na antas kaysa sa amin. Ikaw ay talagang isang pinagpalang regalo mula sa makapangyarihang lumikha sa mundo ng martial arts. Hindi mo kailangang lumuhod at maging alagad namin. Hanggat handa kang tawagin akong master, ipapasa ko sa iyo ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na nakuha sa buong buhay ko. Maliban dyan, tuturuan ko ang apat na nakatagong sekta na bawiin din ang kanilang mga tropa. Ano sa tingin mo, kung tapusin ka namin ngayon? Kami ay magiging mga makasalanan sa mundo ng martial arts. Kabanata 1614. Napaawang ang bibig ni Dexter sa isang nakakatakot na ngiti. Ang apat na nakatagong sekta ay nakagawa ng isang malubhang pagkakasala sa pamamagitan ng muling pagpapakita ng walang pahintulot ng Pangulo at pinalibutan ng buong Atevil. Kung aminin ninyong lahat ang gumawa ng krimen, baka bigyan ko kayo ng mapayapang kamatayan. Kung hindi, sarili mo lang ang sisihin mo kapag pinaghiwa-hiwalayan kita mamaya. Bumagsak ang mukha ng apat na matanda. Mabuti, batang kaibigan. Hanga kami sa iyong kabutihan. Pagbibigyan ka namin ng hiling mo. Umisi sila at sumigaw. Nandito na tayo. Sa isang kisap mata, nilakasan nila ang kanilang invincible wave energy. Sa kabilang banda, nagpakawala si Dexter ng mas malakas na alo ng enerhiya para palakasin ang kanyang invincible wave energy. Gayunpaman, ang kanyang invincible wave energy ay bahagyang nilamo ng apat na matatanda sa loob ng ilang segundo. Pa! Bilang resulta ng napakalaking backlash, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Dexter, nag-aalalang sumigaw si Soul Wolf at ang iba pa sa kanya. Sinaman sila ni Dexter ng isang babaalang sulyap. Huwag kang lalapit.
Tandaan ang iyong misyon. Protektahan ang tirahan ng Pangulo. Maaari lamang silang yumukaw sa kanya. Kahit na sila ay nasa mga pin at karayom. Samantala, patuloy na pinalakas ng apat na matatanda ang kanilang Invincible Wave Energy. Kahit na pinapanatili ni Dexter ang kanyang Invincible Wave Energy. Sa lahat ng paraan, nahihigitan siya ng apat na matatanda. Dahil dito, ang kanyang Invincible Wave Energy ay unti-unting nilalamon ng kanila. Umaagos ang dugo sa kanyang ilong at bibig dahil sa backlash. Hindi pa siya nakararanas ng ganoong kaguluhan sa buong buhay niya. Ang matanda sa pamilya Carter ay may malambot na lugar para kay Dexter. Mga kaibigan, wala akong puso na tapusin ang ganoong talented na binata. Paano kung bigyan natin siya ng huling pagkakataon? Ang tatlo pang matatanda ay tumango bilang pagsang-ayon. Samasang-ayon kami sa iyo. Kaya naman, sinubukan ng matanda sa pamilyang Carter na kausapin si Dexter na tanggapin muli ang kanyang alo. Batang kaibigan, bakit hindi makipag-compromise sa amin? Mawawalan ka ng buhay kung patuloy kang magiging matigas ang ulo bilang mola. Ganun pa man, pinilit ni Dexter na ngumiti at pinabulaanan. Huwag kang magmadali sa conclusion. Alam mo ba na ang Eurasia ay gumawa ng isang perpektong paghahanda dito kasing aga ng 100 taon na ang nakalipas kung sakaling mangyari ito? Ang matanda sa pamilyang Carter ay kampante na sumagot. Ano mang perpektong paghahanda ay walang kasama sa aming walang katulad na kahusayan. Umisi si Dexter. Huwag kang masyadong sigurado dyan. Huli niyang nilainggan si Soul Wolf at ang iba pa. Tandaan na ipagtanggol ng mabuti ang tirahan ng Pangulo. Agad silang pinagpawisan ng malamig na parang alam na nila ang gagawin ni Dexter. Dexter, cool down. Ang mga bagay ay hindi pa umabot sa ganoong lawak. Umirap si Dexter. Utos ito. Tandaan na protektahan ng mabuti ang tirahan ng Pangulo. Napatulala sa salitang utos. Magkahawak kamay silang tumayo at nagpakawala kaagad ng lakas. Nagbuo ito ng energy barrier na pinoprotektahan ang tirahan ng Pangulo mula sa panlabas na puwersa. Nakangiting nakakatakot, kumakbang si Dexter at mahina hong tinanong ang apat na matatanda. Alam mo ba kung ano ang nasa ilalim nito? Nagtataka silang nagtanong. Ano iyon? Ang H**. Ang galing mo. Kinagat ni Dexter ang kanyang mga ngipin at binibigkas. Ang kanyang determinasyon ay nagpagulong-gulong sa apat na matatanda. Eh anong balak mong gawin? Siyempre, pinapante kita sa H**. Umunta sa H**. Inampes niya ng malakas ang dibdib niya at niluwa ang bibig ng dugo. Huli, nawalan siya ng kakayahan sa sarili niyang puwersa sa buhay. Pagkatapos mismo ng pagkawasak, ang kanyang Invincible Wave Energy ay nawala sa isang iglap. Kung wala ang Invincible Wave Energy ni Dexter, dumiretso ang apat na matatanda patungo kay Dexter. Bang! Nagbanggaan ang wave energy nila sa isa't isa, na nagresulta sa isang tunog na nakakapatak sa tenga. Para bang 12-12 ng toneladang pampasabog ang sabay-sabay na sumabog. Ang lupa ay bumagsak at nabasag. Na bumubuo ng isang hukay na kasing lapad ng ilang 12-12 ng metro. Na humahantong sa isang napakalalim na kailaliman. Naging malabo ang isipan ni Dexter at ng apat na matatanda matapos ang napakalaking pagsabog. Lahat sila ay nahulog sa bangin ng hindi nila namamalayan. Kahit na ang mga Diyos ay maaaring hindi makaligtas sa napakalalim na kailaliman. Pati na ang mga Ultimate Class Warrior na tulad nila. Ang apat na matatanda ay umuungal sa lubos na sama ng loob na nagpapadala ng mga pag-awit mula sa base ng kalaliman. Kahit gaano pa sila kalakas sumigaw, walang makakaligtas sa kanila. Ang napakalalim na kailaliman ay isang ilog sa ilalim ng lupa. Ito ay itinayo higit sa 1 siglo na ang nakalipas bilang isang baka para sa isang biglaang kaguluhan tulad ng kung paano ito sa sandaling ito. Kabanata 16:15. Hindi pa ito nagagamit noon. Mula nang itayo ito, walang alinlangan. Nailigtas nito ang buong Eurasia. Gayunpaman, ang Great Marshal ay isinakripisyo ang kanyang buhay. Ang napakalaking paputok na alon at ang energy shockwave ay umalingaungaw sa bawat sulok. Nawinasak ang advance team ng pamilya Carter. Hindi matansya ang eksaktong bilang ng mga nasawi para sa advance team.
Napakaraming mga tao ang napiunit pa ng kakilakilabot na enerhiya, habang ang mga ulo ng tatlong sekta ay nakatayo na malapit sa lugar ng pagsabog. Ang pagsabog ay nagpalipad sa kanila sa kung saan. Sa kabutihang palad, ang tirahan ng pangulo ay nasa ilalim ng kalasag ng energy barrier na nabuo ni Soul Wolf at ng iba pa. Nakuha nito ang karamihan sa energy shockwave mula sa pagsabog sa lugar. Gayunpaman, si Soul Wolf at ang iba pa ay nakahawak lamang ng halos 3 minuto bago isa-isang bumagsak sa lupa. Dugo ay umaagos mula sa kanilang buong katawan. Gayunpaman, hindi alam kung sila ay buhay pa o patay na. Bukod doon, ang kanilang enerhiya ay ganap na naubos. Hindi maiwasan. Ang natitirang maliit na bahagi ng energy shockwave ay sumaya sa ilang blok ng tirahan ng pangulo. Gayunpaman, isang pagpapala na hindi naapektuhan ang mga pangunahing seksyon. Tumagal ng 10 minuto ang nakakawasak na panginginig ng lupa bago ito tuluyang tumigil. At tila bumalik sa kapayapaan muli ang buong mundo. Tanging ang malagim na pulang agos na nabuo ng dugo ang patuloy na dumadaloy. Ang lahat ng iba pang mga gusali sa loob ng isang lugar na may 2 kilometrong radius ay nasunog sa lupa maliban sa tirahan ng pangulo. Nagkalat ang mga walang buhay na katawan sa buong lupa. Nagkalat ang mga piraso ng katawan kung saan-saan. Ang malagim na eksena ng buhay na H magiging sanhi ng paglamig ng dugo ng sinuman. Makalipas ang 5 minuto, narinig ang tunog ng pag-ubo sa mga walang buhay na katawan. Ilang sandali pa, isang figure sa maduming bulo ang umaalog-alog habang siya ay tumayo. Si Jaime pala, maging ang kanyang tinatawag na legendary armor ay napunit na parang scrap metal. Matapos makuha ang kanyang advanced team na protektahan siya laban sa pagsabog sa 11 oras. Nagawa niyang Dayane ang kamatayan. Nang lumingon siya sa tabi niya, natakot siya nang makita ang iba pang 3 ulo ng mga sekta na nakahandusay sa lupa sa nakakatakot na paraan. Dahil sa kakilakilabot na eksena kanina, hindi niya napigilan ang paghikbi bilang tanda ng kaginhawaan. My goodness! Halos lipuli ni Dexter Cruz ang 4 hidden sects ngayon lang mag-isa. Ang kapangyarihan ng kakilakilabot na henyong ito ay talagang kakilakilabot. Anyway, may chance pa para sa akin since. Nakaligtas sa napakalaking pagsabog. Naglabas siya ng resurrection pill at nilunok ito habang pasulong siya patungo sa tirahan ng presidente. Kasunod nito, siya ay nagkaroon ng nakikitang mabilis na paggaling na may kumikinang ng mga pisngi muli sa loob ng maikling panahon. Gaya ng inaasahan, walang hamarang sa kanyang daan habang patungo siya sa tirahan ng presidente. Wala na ang nagtatanggol na koponan pagkatapos ng napakalaking pagsabog. Nahulog si Dexter sa kailaliman. Samantala, ang Soul Wolf at ang iba pa ay naubos ang enerhiya. Lalo pa ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Patay o buhay. Sa madaling salita, walang nagtatanggol sa tirahan ng Pangulo sa ngayon. Sumigaw si Jaime. Ako si Jaime Carter mula sa sekta ng Carter. Mr. Presidente, nais kong makita ka. Ha? Mula sa kaloob-loobang bahagi ng tirahan ng Pangulo. May huminga ng pagbibitiw sa paos na boses. Jaime Carter, sinira mo ang pangako sa muling pagpapakita ng walang pahintulot ko. Hindi mo ba alam na nakagawa ka ng mabigat na kasalanan? Galit na tanong ng Pangulo. Matigas na sagot ni Jaime. I don't see that as an offense. Ginoong Pangulo, inaasahan kong makilala ka at talakayin ang hinaharap na pag-unlad ng ating bansa. Sa hindi inaasahan, ang mga hindi sibilisado at walang awa ng mga lalaking ito ay nang-ahas na hamarang sa aking daan. Para sa kinabukasan ng Eurasia, wala akong choice kundi tapusin sila. Muling nagtanong ang Pangulo, ano ang iyong tinatawag na pag-unlad sa hinaharap ng ating bansa? Same time na tumugon si Jaime. Sa buong siglo, ang mundo ng martial arts ng Eurasia ay hindi pa rin umuusad tulad ng isang pool ng patay na tubig. Nang walang anumang pag-unlad. Kasunod nito, ang mga dayuhan ay tumitingin sa amin at tinatapakan ang aming pagmamataas. Nadurod ang puso ko nang makita iyon. Kaya, taos puso akong umaasa na pagbibigyan mo ang aking hiling na pamunuan muli ang mundo ng martial arts. Sa panahong iyon, kumbinsido ako na maibalik ito sa dating kaluwalhatian nito.
Ganun pa man, tumawa ang Pangulo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa panloloko sa akin sa mga salita mo. Sa tingin mo ba hindi ko namamalayan na may something sa iyong manggas? Ha? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Jaime. Ginoo, President, wala akong magagawa dahil wala kang tiwala sa akin. Para sa kinabukasan ng Eurasia, maaari ko lang ipagsapalaran kung gayon. Sumunod, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa tirahan. Umirap ang Pangulo, binibigyan kita ngayon ng Imperial Decree. Tumigil ka dyan, kung maglakas loob pang sumulong, matatapos ka kaagad. Kabanata 1616. Ginoo, President, parang walang Ultimate Warrior sa tabi mo ngayon. Pang-iinis ni Jaime, ang mga labi ng Pangulo ay humigpit sa isang manipis na linya. Walang alinlangan. Itinuro ni Jaime ang katotohanan. Bigla na lang umalangaw-ngaw ang galit na nakakarinig sa tenga. Sino ba ang may lakas ng loob na magsabi niyan? Anong kahihiyan sa makapangyarihang Eurasia? Nang mabilis na lumingon si Jaime sa direksyon. Dalawang figure ang nakita. Sila pala si Ares at ang anak niyang si Julian. To be precise, itong si Ares ay ginaya ni Connor Black. Ang eksaktong isa ay iniligtas ni Dexter mula sa sekta ng Carter at nagpapagaling pa sa Devonville Restricted Zone. Pinandilata ni Jaime si Connor na may nagliliyab na mga mata. Sa kanan, nakipagsanib-puwersa siya sa pamilya Carter sa kanilang pekona para sa kanilang muling pagpapakita. Gayunpaman, nang ang pamilya Carter ay nagpapatupad ng kanilang plano sa muling pagpapakita, siya ay nawala ng mahiwaga. Ngayong bigla na lang siyang sumulpat at tila binibira ang presidente sa tinatawag niyang katapatan sa Eurasia. Iniisip ba niyang ipagkanulo ang sekta ng Carter? Malungkot na sinabi ng Pangulo. Ang apat na nakatagong sekta ay muling lumitaw nang wala akong pahintulot at pinalibutan ang tirahan ng Pangulo. Sa pamamagitan nito, lahat sila ay dapat kasuhan sa kanilang rebeldeng gawa at lipulin. Ares, inuutusan kitang lipulin kaagad ang mga rebelde. Magalang na tumango si Connor. Noted, Mr. President, sa sumunod na segundo, sumulong siya kay Jaime kasama si Julian. May nakakatakot na pagpatay na layunin sa kanilang mga mata. Pareho silang mga King Class Warrior. Ngunit si Jaime ay hindi pa rin nila matatalo noon. Kahit na sila ay nagsanib-puwersa. Gayunpaman, siya ay nagtamo ng matinding pinsala sa ngayon. Not to mention, may partial destruction sa life force niya ilang sandali ang nakalipas. Kaya naman, masyado pang maaga para tumalon sa conclusion tungkol sa kung sino ang magiging panghuling mananalo. Mapait ng ngiti si Jaime at nanunuya. Ares, siguradong matalas ang isip mo. M. Mukhang naglalagay ka ng isang magandang palabas at katayuan upang makinabang mula dito. Hindi kita bibitawan ng madali. Babayaran kita sa iyong pagkakanulo. Tumingin siya sa direksyon ng tirahan ng presidente at tumili. Mr. President, tanggapin mo ang aking mga salita. Sa tingin mo ba si Ares na nakatayo sa labas ng iyong tirahan ngayon ang tunay? Sigurado ka ba na siya ang parehong tapat na mandirigma na handang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kapakanan ng Eurasia? Ha, mukhang nabulag ang mga mata mo. Parehong sina Connor at Julian ay parang mga pusa sa mainit na ledrilyo. Hindi pwede. Hindi natin hahayaan na ibuhos niya ang mga butil at sabihin sa atin. Nagpalitan sila ng tingin at binilisan ang pagkarga kay Jaime. Hindi may kakaila. Hindi napigilan ni Jaime na makaramdam ng pananakot ng magsanib silang dalawa sa pag-atake laban sa kanya. Kuminto siya sa pagsasalita, nakatuon sa pakikipaglaban sa kanila ng buong lakas. Gayunpaman, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay humina ng husto dahil sa kanyang matinding pinsala at pagkasira ng kanyang puwersa sa buhay. Halos 3 minuto lang siyang nakipaglaban bago siya binigyan ni Connor ng isang nakamamatay na hampas. Bago ibinuga ni Jaime ang kanyang huling hininga, hindi niya napigilan ang pagpisil ng isang nakakapanghinayang ngiti. Hindi sumagi sa isip niya na si Connor ang mag-set up ng 4 hidden sects. Anong kahihiyan? Dahil sa takot na naglalaro patay si Jaime, sinaksak siya ni Connor ng ilang beses. Nang maglaon, inutusan niya si Julian. Julian,
Pumunta ka at tingnan mo ang natitirang mga rebelde ng apat na nakatagong sekta. Siguraduhin na lahat sa kanila ay nabayaran ang kanilang mga kasalanan sa kanilang buhay. Magalang na tumango si Julian. Sa kaibuturan, nangako si Connor na lipulin ang apat na nakatagong sekta dahil alam niyang alam ng ilan sa kanila na Jin agaya niya si Ares. Lahat ng mga ito ay dapat na matapos. Walang sinasabi ang mga patay na tao. Natagpuan niya ang Tygon Badges mula sa lahat ng apat na pinuno ng Four Hidden Sects. Ang mga Tygon Badges na iyon ay pag-aari ng 34 na Templar, 3 Inspector, at 6 na Superintendent. Masayang naglalakad patungo sa pangunahing pasukan ng tirahan ng Pangulo. Sumigaw siya, "Mr. President, hayaan mo akong gumawa ng isa pang kahilingan." Sumagot ang presidente, "Sabi it out loud." Kinuha agad ni Connor ang pagkakataon. Sa ngayon, nakapaligid pa rin sa Atevel ang mga tropang militar mula sa Four Hidden Sects na nagbabanta sa kaligtasan ng tirahan ng Pangulo. Kaya, hindi natin dapat pababayaan ang ating mga bantay. Plano kong gamitin ang Tygon Badges para tipunin ang lahat ng martial artist mula sa buong Eurasia para magwelga laban sa ating mga kalaban. Mr. President, taos puso akong umaasa na mapagbigyan mo ang aking hiling tungkol dyan. Hindi umimik ang Pangulo. Batid niya ang ambisyosong pag-iisip ni Connor na mangibabaw sa martial arts world ng Eurasia tulad ng Four Hidden Sects. Kung binigyan niya ng pahintulot si Connor na gawin ito, ipinahihiwatig nito na pumayag siyang ibigay sa kanya ang kapangyarihang militar ng Eurasia. Tutal, matagal na siyang nakaamoy ng daga. Kabanata 16-17, sa kasamaang palad, wala talaga silang ibang maasahan. Kung tatanggihan niya ang kahilingan ni Connor, maaaring mawala ng pag-asa ang huli. Kaya, ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay magtagal at hayaan si Connor na magkaroon ng pansamantalang pagmamay-ari ng Tygon Badge. Sumagot ang Pangulo, "Granted." Tuwang-tuwa si Connor. "Salamat, sir." Kasunod nito, inarap ni na Connor at Julian ang mga labi ng apat na nakatagong sekta upang matiyak na walang nakaligtas. Pagkatapos, inutusan ni Connor ang kanyang mga tauhan na kunin si Soul Wolf at ang iba pa. Nagulat na gulat pa rin. Ang Soul Wolf, Killer Wolf, Justice Warrior, at ang iba pa ay sinumpa ang mga kaaway ni Connor na nakakaalam ng katotohanan tungkol sa kanya. Sa ngayon, ikukulong niya sila. Gayunpaman, kung hindi yon gagana, kailangan na lang niyang patayin ang mga ito upang patahimikin sila. Para naman kay Dexter, hindi naman nag-alala si Connor. Si Ares at ang apat na Ultimate Plus Warrior ay nahulog sa isang malalim na bangin. Walang paraan para mabuhay siya kahit siyam na buhay. Tuwang-tuwa si na Connor at Julian. Nasa ilalim ng kanilang hinlalaki ang lahat ng martial arts practitioners sa Eurasia. Katumbas iyon ng pagkontrol sa kalahati ng Eurasia. Sa una, ang intensyon ni Connor ay muling itayo ang tirahan ng prinsipe. Gayunpaman, mas malaki ang plano niya ngayon. Gagawin niya ang lahat ng martial artist ng Eurasia bilang bahagi ng Princess Residence. Utos ni Connor kay Julian. Julian, utos mo. Ang lahat ng mga martial artist sa Eurasia ay dapat pumunta kaagad sa Atevel upang makipagkita. Ang hindi sumunod ay papatayin ng walang awa. Opo, Ginoo, kaagad. Ginawa ni Julian ang iniutos sa kanya. Sa ilalim ng bangin sa harap ng tirahan ng presidente, nahulog si Dexter sa Underground River. Agad siyang nagulat at natangay ng agos. Dahil sa pumutok ang kanyang puwersa sa buhay, ang kanyang kasalukuyang pangangatawan ay katulad ng anumang ordinaryong tao. Kahit na nahulog siya mula sa isang 10 metrong taas na plataforma sa halip na sa isang malalim na bangin, nawalan siya ng malay. Ang katotohanan na siya ay nakaligtas ay isa ng himala. Matapos ang mahabang panahon na inaanod ng agos, siya ay napadpad sa isang tawiran sa ilog. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Napakasakit ng kanyang buong katawan na parabang napunit ang kanyang kaloob-looban. At ang kanyang isipan ay umiihip. Grabe ang sakit na gusto na niyang mamatay. Isang tanong lang ang nasa isip niya. Bakit buhay pa ako, matapos mahulog sa napakalalim na kalalimnan?
Kahit na ang isang Ultimate Plus Warrior ay hindi magkakaroon ng maraming pagkakataong mabuhay. Hindi pabanggitin ang isang taong nawala ng lakas ng kanyang buhay. Ang swerte niya talaga, nang walang gaanong pag-iisip, pinilit niyang ilabas ang espiritong bato mula sa kanyang bulsa at maingat na kinain ito. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at naghihintay ng may pag-asa. Inaasahan niya na ang parehong bagay ay mangyayari tulad ng dati, kung saan ang kanyang puwersa sa buhay ay nakabawi sa tulong ng Spirit Stone. At nabawi niya ang kanyang kapangyarihan bilang isang King Class Warrior. Sa kasamaang palad, siya ay nabigo sa lalong madaling panahon. Ang sumabog na puwersa ng buhay ay parang kaparangan. Walang muling paggising o anumang tugon. Sa halip, ang Mar Angel na espiritual na enerhiya mula sa Spirit Stone ay pinilit na pumasok sa lahat ng mga selda ni Dexter at sinira ang kanyang katawan. Dinanas niya ang paghihirap ng hindi maisip na sakit. Ang nerbiyos ni Dexter ay pinahirapan ng lampas sa kanyang pagpaparaya at siya ay nahimete. Malamang lumipas ang isang araw at isang gabi. Unti-unting nagising si Dexter. Ang kanyang katawan ay pinalakas ng espiritual na enerhiya. Kaya halos gumaling na siya. Sa kasalukuyan, siya ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. Ang tanging problema lang ay ang matinding pananakit ng ulo niya. Pilit siyang tumayo at tumingin sa paligid. Pagtingin sa magkabilang direksyon, pataas at pababa, tila walang katapusan. Sa itaas ng kanyang ulo ay matibay na bato sa halip na ang nakanganga na kadiliman ng kalaliman. Tila dinala siya ng underground river sa kailaliman ng lupa. Matapos sumabog ang kanyang puwersa sa buhay, isa lamang siyang ordinaryong tao. Ang mga pagkakataong mabuhay sa mga sitwasyong ito ay mababa. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Inihintay ako ng aking asawang si Lacey at kailangan ako ng aking anak na si Missy. Kailangan kong bumalik ng buhay. Kasunod ng ilog sa ilalim ng lupa, nahirapan siyang maglakad pasulong. Bahagya pa siyang nakakahakbang ng may dumaan na anino sa kanya. Ano iyon? Nang hindi sinasadya, kinilig si Dexter at napalingon sa direksyon nito. Gayunpaman, wala doon. Baka ilusyon lang iyon. Umiling siya at nagpatuloy pasulong. Gayunpaman, habang siya ay humakbang pasulong, isa pang anino ang dumaan sa kanya at nawala sa kadiliman sa unahan. Kabanata 16-18. This time, kitang-kita na ni Dexter na tao ang nakalusot sa kanya. May iba pa ba sa nakatagong underground river na ito? Ang una niyang naisip ay kung maaari ba itong isa sa apat na elder sa Ultimate Class. Gayunpaman, mabilis niyang ibinasura ang posibilidad na iyon. Kahit sino sa apat na mandirigma ay papatayin siya kaagad. Isa pa, kahit isa sa kanila, pagkatapos mahulog sa bangin, nasugatan sila at hindi na makagalaw ng ganoon kabilis. Kaya naman, napagpasyahan niya na ang isang misteryosong tao ay dapat manirahan dito. Tumawag si Dexter. Sino ka? Lumabas ka at harapin mo ako. Ang tanging natanggap niyang sagot ay ang kanyang echo. Ang duwag, pulong ni Dexter sa sarili at nagpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos noon, nagparot-par ito ang anino sa tabi ni Dexter. Gayunpaman, si Dexter ay hindi mapakali dito at sumulong. Hindi pinapansin ang figure. Sigurado siyang sinusubukan ng figure na makuha ang kanyang atensyon. Kung papansinin ko siya, ang misteryosong taong ito ay mawawala ng pasensya. Totoo nga, tama ang hula niya. Dumaan sa harap ni Dexter ng ilang beses nang hindi napapansin. Sa wakas ay nagsalita ang anino. Ignorante tanga, nakapasok ka sa palasyo ko. Alam mo bang nagkamali ka? Nagpatuloy si Dexter sa paglalakad nang hindi nawawala ang isang hakbang. Ngunit malumanay itong sumagot. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa gitna ng underground river? Sumagot ang figure. Ako si Lucifer, ang Demon King ng kanluran. Sagot ni Dexter. Lucifer, I think you're talking nonsense. Kung talagang taga-kanluran ka, paano mo masasabi ng mahusay ang wika ng Eurasia? Magsalita ng ilang salita ng wikang kanluranin upang patunayan na nagsasabi ka ng totoo. Hindi nakaimik si Lucifer. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Lucifer. Sino ka? Bakit ka pumasok sa palasyo ko? Sumagot si Dexter. Ako ang tagapamahala sa ilalim ng lupa ng silangan.
KDIS. Dito para sa isang inspection. Lumabas ka kagad sa pinagtataguan para batiin ako. Nanatiling tahimik si Lucifer. Darn it. Mas magaling ka sa akin sa pagsasabi ng matataas na kwento. Nagkaroon ng sandaling katahimikan pagkatapos noon. Natahimik si Dexter at nagpatuloy sa paglalakad. Sa wakas, nawala ng pasensya si Lucifer at muling nagsalita. Igner Auntie, may itatanong ako sa'yo. Gusto mo bang mabuhay? Sagot ni Dexter. That's a stupid question. Lahat ay gustong mabuhay. Sumagot si Lucifer. Kung gusto mong mabuhay, magpatira pa sa harap ko at maituturo ko sa iyo ang daan. Napahagalpak ng tawa si Dexter sa sinabi niya. Dahil sa inis, sinabi ni Lucifer, tama na, ayokong makipagtalo sa taong walang alam. May sanggang daan sa unahan. Kumanan ka ng mga 5 kilometro at lalabas ka sa palasyo ko. Saglit na nagpatuloy si Dexter sa paglalakad. At totoo nga, maya-maya lang ay nakarating siya sa isang tinidor. Akmang pupunta siya nang may napansin siyang kumikislap na ilaw sa hindi kalayuan sa unahan. Ano yan? Kuminto siya at hindi maiwasang dumiretso. Isang malakas na sixth sense ang nagsabi sa kanya na ang flicker in a light ay ilang makalangit na kayamanan. Higit pa rito, gusto niyang imbestigahan kung sino itong Lucifer. Hari ng mga demonyo. Bakit siya nagtatago sa tagong underground river na ito? Siya kaya ang misteryosong superpower na binanggit ni Nameless. Nang makitang diretsyong naglalakad si Dexter, nabalisa si Lucifer. Koy, ikaw na pang. Iniling kong lumiko ka sa kanan. Bakit ka dumiretso? Gusto mo bang mabuhay? Sagot ni Dexter. Siyempre gusto kong mabuhay. Gayunpaman, sinasabi sa akin ng aking instinct na ang pagdiretso ay ang tamang paraan. Malakas na saway ni Lucifer. Kalokohan, naaawa ako sa iyo dahil sa iyong kabataan at hindi ko kayang patayin ka. Kaya nga itinuro kita sa kanan. Kung hindi mo pinahahalagahan ang aking kabaitan at patuloy na dumiretso, hindi ako magpapakita sa iyo ng awa. Kabanata 16:19. Dir-diretsong naglakad si Dexter. Pakiramdam niya ay walang balak si Lucifer na patayin siya kaya naman naglakas loob siyang magpatuloy. Nakakadalawang hakbang pa lang siya nang makita niyang kumikislap muli ang liwanag. Kaya mas bumilis siya, mas mabangis na saway ni Lucifer. Di man eat. Sabi ko tumigil ka na. Hindi mo ba ako narinig? Mamamatay ka talaga kapag nagpatuloy ka. Sa wakas ay tumigil si Dexter sa kanyang kinatatayuan. Hindi ito dahil sa panunumbat ni Lucifer, kundi dahil naabot na niya ang liwanag. Nagulat siya sa nakitang nasa harapan niya. Sa kanan niya, sa pader na bato, ay isang batong pinto. Sa hugis itlog na pinto ay may magagandang masalimuot na mga ukit. Isang mahinang liwanag ang sumilay sa siwang ng pinto. Sa itaas at sa magkabilang gilid ng pinto ay maraming magaganda at maselang mga estatwa ng mga figure sa kaluwagan. Marami pa ring nalalabi sa mga ito. Ngunit na-oxidize ang kulay dahil sa edad. Ang gawain ay napakalaki na hindi ito maaaring gawin ng isa o dalawang tao. Posible kayang ang underground river na ito ay minsang binisita ng maraming tao. Napukaw ang curiosity ni Dexter. Iniunat niya ang kanyang kamay para itulak ang pintong bato. Galit na nagmura si Lucifer. Pang! Masisiguro kong sa sandaling buksan mo ang pintong iyon. Tiyak na mamamatay ka. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Mangyaring isaalang-alang muli ang anumang sinusubukan mong gawin. Napapikit si Dexter sa pagbulyaw at pagsigaw ni Lucifer. Ipinagpatuloy ni Dexter ang pagtulak sa pintong bato. Mabigat talaga ang pintong bato. Si Dexter, na ngayon ay isang normal na tao, ay gumugol ng maraming pagsisikap upang sa wakas ay palakihin ang agwat. Kaagad, mas maraming liwanag ang sumikat mula sa loob, na sinundan ng pakiramdam ng init. Ang liwanag ay parang nagmula sa apoy. Sinubukan niyang sumilip sa loob. Sa likod ng pinto ay isang mahabang lagusan, kung saan may apoy sa dulo nito. Isang figure ang nakasiksik sa tabi ng apoy. Nakatalikod sila kay Dexter kaya hindi niya makita ang mukha nila. Ito ay dapat na ang taong nagsasalita sa akin sa buong panahon. Matapos lamenggolinga at walang panganib, sumiksik si Dexter sa lagusan. Sino ka? Saan ang lugar na ito? Bakit nasa ilalim ka?
Tumawa ng nakakatakot si Lucifer. Pong! Halika dito. Matagal na akong hindi kumakain ng laman ng tao. Halika dito at kainin mo ako. Umilis ang tibok ng puso ni Dexter. Ang kakaibang matandang ito ay matagal nang nakaligtas dito nang hindi nakakakita ng liwanag ng araw. Walang paraan na siya ay isang ordinaryong tao lamang. Nawala na ako ng lakas sa buhay ngayon. Kaya mortal lang ako. Hindi ako kapare sa kakaibang matandang ito. Baka talagang may pagluto niya ako. Nakatayo siya sa kinaroroonan niya. Undecided. Gayunpaman, mabilis siyang nagdesisyon na pumasok sa loob. Kung gusto sana akong patayin ang matandang ito. Kanina pa niya ito nagawa. Walang dahilan para maghintay hanggang ngayon para patayin ako. Either hindi niya ako nakikita bilang isang kaaway. O may ilang mga hadlang para hindi niya ako saktan. Tulad ng sinasabi nila, ang mga panganib at pagkakataon ay magkakasabay. Marahil, nagkaroon ng pagkakataon dito. Kung ito ay isang biyaya, ito ay hindi isang kalamidad. Kung ito ay isang kalamidad, ito ay hindi maiiwasan. Sa pag-iisip na iyon, pumasok si Dexter. Palalim ng palalim, matatag ang kanyang mga hakbang. Ang matanda, na napagdesisyonan ni Dexter na tawagan na Old Skeleton, ay tumawa ng mas nakakatakot. Pong! Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Gusto mo bang iced tea o ay ihaw? Igagalang ko ang iyong kagustuhan. Hindi sumagot si Dexter sa Old Skeleton ngunit sa halip ay tumingin sa paligid. Napagtanto niya na ang lagusan ay patungo sa isang libingan. Sinaunang libingan ba ito? Ang mga mayayaman at makapangyarihan lamang ang kayang magtayo ng isang sinaunang libingan sa ilalim ng lupa sa Atevel. Ang matandang ito kaya ang tagapag-alaga nitong sinaunang libingan. Walang tigil sa pagsasalita ang matanda. Pilit na tinatakot si Dexter. Napakapayat mo kaya ang katawan mo ay walang masyadong taba. Masyado kang tuyo kung inihaw. Sa tingin ko, mas mabuti sigurong pasingawan ka. Gustong gusto kong kumain ng pagkain na may simple. Masarap na lasa. Kabanata 1620. Habang nagsasalita ay lumingon ang matanda. Sa liwanag ng nagninangas na apoy, nakita ni Dexter ang kanyang mukha. Saglit na nagyelo ang puso niya. Iniisip niya kung multo ba o tao ang matandang ito. Ang matanda ay balat at buto lamang. Mahaba ang buhok at balbas na umabot sa lupa. Puno ng kulubat ang mukha niya habang kumikinang ang mga mata. Kapag siya ay tumawa, siya ay tumingin iri at masama. Ang ilarawan siya bilang isang demonyo ay isang maliit na pahayag. Bago pa makabawi si Dexter sa kanyang pagkagulat ay biglang nabalisa ang matanda. Teka, may pamilyar na aura na nagmumula sa iyo. Ito ay, ang aura ni Nameless. Ang kakaibang matandang iyon. Sigurado akong aura niya yun. Sa susunod na sandali, ang kakaibang matandang lalaki ay tumalon. Na sumisigaw ng malakas. Walang pangalan. Walang pangalan. Matanda ka, Beastard. Lumabas ka. Ngayon, sa wakas ay papatayin na kita. Ikaw, bakit ganito ang aura mo? Anong relasyon mo sa kanya? Labis na naguluhan si Dexter. Ang walang pangalan na Old Skeleton na binanggit ay dapat na ang matandang lingkod. Nameless. Si Nameless ay nag-cross ang landas sa kakaibang matandang ito noon. At sila ay sinumpa ang mga kaaway. Tanong ni Dexter, ano ang relasyon mo kay Nameless? Bakit galit na galit ka sa kanya? Ang Old Skeleton ay galit na galit. Bakit? Galit sa kanya kaya? Sumama siya kay Pietro para lipulin ang daan-daang libong miyembro ng branch ng Atevel Netherworld bago ako pilit na ikinulong dito. Sabihin mo sa akin kung bakit galit na galit ako sa kanya. Lalong naguluhan si Dexter. Netherworld. Pietro. Si Pietro ba ang tinutukoy niya? Ang aking Panginoon. Napag-alaman ni Dexter na si Nameless ang kampan ng kanyang Master Pietro. Kaya naman, makatuwirang kumilos sila ng magkasama. Anong makapangyarihang organisasyon ang Netherworld? Bakit hindi ko ito narinig? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, naunawaan niya, ang Netherworld ay dapat ang mahiwagang puwersa na sinabi ni Nameless na nakatago sa dilim at kinokontrol ang kalahati ng mga mapagkukunan ng Eurasia. It was so unexpected of him to student upon someone from Netherworld. Ninanakaw ng Netherworld ang mga mapagkukunan ng Eurasia.
kaya kinailangan itong sirain. Bakit dito ipinakulong ng aking Panginoon at ni Nameless ang matandang ito sa halip na patayin? Sa sandaling iyon, kumalma si Old Skeleton. Binata, mag-trade ba tayo? Anong uri ng kalakalan? Tanong ni Dexter. Sinabi ng kakaibang matandang lalaki. Nilin lang mo si Pietro at Nameless sa lugar na ito. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan na nilinang ko sa buong buhay ko. Agree. Sagot ni Dexter. Ipapasa mo na sa akin ang lahat ng iyong kakayahan. Pagkatapos kong masanay ang mga ito, dadalhin ko sila rito. Tumawa ang matanda, na nagpapakita ng isang set ng mga dilaw ng ngipin. Ang iyong mga tao ay tuso at tuso. Wala akong tiwala sa iyo. Paano ba naman ito? Dito mo muna sila dadalhin. Saka kita kukunin bilang alagad ko. Dahil alam niyang masyadong karanasan ang matanda para magsinungaling. Inibe ni Dexter ang usapan. Ang iyong katawan ay hindi nakagapos ng bakal na tanikala. At ang tarangkahang bato sa pasukan ng kuweba ay madaling mabuksan. Kaya hindi ka pilit na ikinukulong dito. Bakit mo sasabihing nakakulong ka rito? Nagtalo si Old Skeleton. Ako, nagbibiro lang ako. Ako ay isang malayang tao. Wala silang kakayahan na ikulong ako. Tanong ni Dexter. Bakit hindi ka umalis sa lugar na ito? Kung gayon, natahimik si Old Skeleton. Maya-maya, sumagot siya. Sanay na ako sa lugar na ito. Kaya ayaw kong umalis. Hindi naniniwala si Dexter na ito ang katotohanan. Para malaman ang totoo, nag-isip sandali si Dexter at nagkaroon ng ideya. Napatingin siya sa pinto. Magiging tapat ako sa iyo. Sumama ako kay Nameless. Nakabantay siya ngayon sa labas ng pinto.